PLDT Home Fiber, yan ang ating pag-uusapan for today's video. This is Mark De La Cruz and welcome back to my YouTube channel. Hello mga kasap! So thank you for tuning in. Naglista ako mga kasap na pag-uusapan natin ngayon sa ating video. So, una sa lahat dyan ay syempre all about ito sa PLDT Home Fiber. Ang una nating pag-uusapan ay PLDT Home Fiber Plans. And yung pangalawa is yung monthly payment ko dito. And syempre sa mga nakapanood na po ng aking video, ang aking plan is 1299. Yun, so mag-update po ako dito sa video na to. Number 3, ilan ba ang devices ang kaya ng 1299 or 20 Mbps? Pang-apat mga kazap, marami nagre-request nito sa akin guys, kamusta na raw ba ang aking speed test? So mamaya mga kazap, mag-update tayo ng ating speed test. Then panglima mga kazap ay paano ba dito mag-apply, mag-install, mag-activate, at paano ang payment dito sa ating PLDT Home Fiber. So guys, let's start. So ito mga kazap, meron tayong 6 na pag-uusapan na plans dito sa PLDT Home Fiber. So start natin guys, no? Doon sa pinakamahal muna. So lahat po ng plan ng PLDT ay meron pong free na telepono or telephone landline at modem para doon sa ating wifi. So lahat yon. So start natin mga kazap, meron silang ino-offer na Unli Fiber 9499 for 1000 Mbps. So napakabilis po nan. So yan na po ang pinakamahal sa Unli Fiber ng PLDT, ang 9499 with 1000 Mbps. So next mga kasap, meron silang Unli Fiber 3799 plan na dating 300 Mbps, ngayon ay meron ng new speed of 600 Mbps. So napakalaki ng agwat guys, no? From 9499 na 1000 Mbps, nabubaba tayo sa 3799 pesos para doon sa 600 Mbps. So mga kasap, hindi na kayo lugi dyan kasi sa 600 Mbps, napakabilis na po talaga nan. Then next mga kasap, meron silang Unli Fiber na 2699 na dati ay meron silang 100 Mbps. So ginawa na po nila, in-upgrade na po nila up to new speed na 300 Mbps. So napakabilis po nan, from 100 Mbps, ginawa na ng 300 Mbps. So napakalaki guys ng difference nan, no? So 200 agad na Mbps yun na padagdag dito sa ating Unli Fiber 2699. So next mga kazap, meron tayong Unli Fiber 2099 o 2099 pesos na may new speed na 100 Mbps. Dati po siyang 50 Mbps. So guys, napakalaki guys, no? 50 agad yung napadagdag na Mbps. So napakaganda po ng gantong Mbps na in-upgrade nila kasi malaking tulong po talaga yan. Lalo na kung talagang kailangan nyo ng internet, lalo na sa mga gamers dyan at sa mga medyo maraming devices ang kanilang ginagamit sa kanilang bahay. So next natin mga kazap, meron tayong pangalawa sa pinakamura na ino-offer ng PLDT Home Fiber, ang Unli Fiber 1699 na dati meron silang 35 Mbps. Ngayon ay 50 Mbps na. So good job PLDT kasi nag-upgrade na tayo ng ating Wi-Fi or ng ating Mbps. Syempre marami na rin po kasing naglabasan na internet provider kaya kailangan talaga mag-adjust ng PLDT lalo na pagdating dito sa fiber. Kasi marami na po talagang internet provider dito sa Pilipinas na patuloy na magbubukas. So lahat po ng ating internet provider ay nag-a-adjust. So last mga kazap ang ino-offer ng PLDT Home Fiber ay ito yung meron ako guys, no? Ang Unli Fiber Plan 1299 na dati meron po siyang 15 Mbps, ngayon guys meron na siyang 20 Mbps. So ito mga kasap yung aking sinubscribe dito sa PLDT, ang Plan 1299. So sa mga hindi pa po nakakapanood ng aking video, so pangatlong video ko na po ito, meron pa pong dalawang nauna. Sa mga hindi pa po nakakapanood ng video ko na yon, guys panoorin nyo, marami guys kayo matututunan doon. Marami rin doon mga updates na pwede nyong malaman dito sa PLDT Home Fiber. So far mga kazap, ito lang 6 na to na plans ang may share ko dito sa Unli Fiber ng PLDT. So let's move on na po sa ating monthly payment. So dito guys, napakadami sa akin nagtatag at nagtatanong dito sa ating YouTube channel kung bakit yung kanilang plan na 1299 ay meron pang additional na 100 pesos
bukod dun sa 1,299 pesos na binabayaran nila. So ito kazap yung dahilan kung bakit meron kayong binabayaran na 100 pesos. Na ako naman ay wala akong binabayaran na excess na 100 pesos. So dahil yon sa promo. Ako kasi guys, nag-apply ako na wala talagang installation fee, walang 100 pesos na binabayaran, lahat talaga siya free. Tulad ng nabanggit ko dun sa unang video na in-upload ko dito sa aking YouTube. Sa mga nagtatanong po dyan kung bakit merong 100 pesos na excess na kailangan bayaran, so depende po yun sa inyong in-applyan. Lalong-lalo na mga kazap, dapat sinabi ng agent nyo na merong kayong babayaran na 100 pesos para dun sa sinasabi nilang installation fee na monthly. Hindi ko lang sure mga kazap kung yung 100 pesos na excess na binabayaran nyo ay forever na habang nakasubscribe kayo dito sa PLDT. So hindi ko yan sure. Basta ako guys mga kazap, nag-apply ako dito sa PLDT na naka-promo ako na wala po akong binabayaran na 100 pesos na excess. So yun lang ang sagot po doon. Ano po? So sana guys no, malinaw po sa ating lahat yan at sana yung iba na medyo maswerte, medyo talaga, na medyo maswerte na nakapag-apply doon sa promo na yon na walang installation fee, walang lahat na binabayaran, kundi yung monthly payment mo lang, ay sana ay tuloy-tuloy yung ating ganung system na pagbabayad dito sa ating PLDT. Alright? So next, mga kazap, pangatlong tanong, ilan daw ba ang devices ang kayang kumonek sa plan 1299 or 20 Mbps dito sa ating PLDT home fiber? So magkwekwento lang ako guys, no? Bale, hindi kasi guys ako nakapag-upload nung after 4 months ko dito sa PLDT. Doon kasi mga kazap sa dati kong upload sa PLDT nung dalawang video na yon, meron pa po tayong promo speed boost ng PLDT. Umaabot po siya ng 200 Mbps pataas kasi meron po tayong promo speed boost. Sabi kasi nila, after 3 months, mawawala na rin daw yon. So sa case ko mga kazap, 4 months mga kazap yung aking promo na speed boost. Na-upgrade na rin ng PLDT yung aking Mbps. Na yung in-applyan ko kasi guys is 15 Mbps lang. So, nag-upgrade na sila up to 20 Mbps dito sa 1299 or sa plan 1299. So, dun po sa tanong na kung ilan pong devices ang kayang kumonek sa 20 Mbps, so, depende po mga kazap, no? Kasi dito sa aming bahay, meron po kaming dalawang laptop, then meron po kaming limang cellphone. At depende rin, guys, dun sa activity na ginagawa ng may hawak ng device. Example, kung browsing lang naman ang ginagawa ng karamihan doon sa inyong bahay, so kayang-kaya po ang dalawang laptop at limang cellphone. Actually guys, meron pa po kaming tablet. At lahat yun mga kazap, kayang-kaya doon sa 20 Mbps. Pero guys, kapag naman ang usapan ay gaming, lalo na halimbawa doon sa laptop, nag-games din kasi ako guys, no? Nagba-Valorant game ako. Kapag bukas po lahat yung devices nyo, medyo naglalag na po ang ating internet. Kaya much better kapag po naka 20 Mbps kayo at naglalaro kayo ng games, bawas-bawasan po natin yung mga devices na active, no? Para makapaglaro po tayo ng maayos. So yung sagot mga kazap, depende po yung sagot. Depende sa activity, depende dun sa ginagamit na device. Lalong depende mga kazap sa lugar. Kasi sa ibang lugar guys, ay humihina po talaga ang internet. So dito sa aking location guys, no? Tulad ng una kong sinabi sa aking video, ay talaga namang maganda ang PLDT dito sa aming location. So let's move on naman guys sa inaantay po ng lahat, update po ng ating speed test dito sa ating PLDT home fiber. So guys, baka ma-confuse kayo no, kasi kahit ako, na-confuse din ako. So as is pa rin to guys, wala akong ibang ginalaw, wala akong ibang in-upgrade. So ito, so nagtaka lang ako guys no, kasi nung ika-4th month ko at ika-5th month ko, yung aking Mbps ay up to 20 Mbps na lang talaga. So ito, magtataka kayo kung bakit, no? I-go na natin to. Yan. And kita nyo naman guys, dun pa lang sa download, umaabot na po siya ng 200 plus. So ibig sabihin guys, nagkaroon po ulit tayo ng speed boost promo dito sa ating PLDT home fiber. Kung makapansin nyo guys, oh, nasa 198.88 download po tayo. Napakabilis po nan. At hindi lang po 5 devices ang kaya nan. So, nagtaka lang din guys ako no, kung bakit nagbalik tayo dun sa promo ng speed boost ng PLDT. Actually mga kazap, no, ang PLDT kasi medyo makulit din sa pagte-text sa atin na
kung gusto daw ba natin i-upgrade yung ating plan from 1299 going 1699. So ayaw ko talaga guys ng medyo magastos. Noong nakita ko itong speed test na to, lalo ako na-discourage na magpa-upgrade na lang dito sa PLD. Kasi meron na ulit tayong promo ng speed boost. At nang alam ko mga kasap, no, lahat na mag-a-apply ngayon ay may free speed boost hanggang katapusan po ng taon na to. Hanggang December 31, 2022. So yun mga kasap ang promo ng PLDT, no? Free speed boost, lahat na nag-apply ngayong buwan siguro na to, hanggang katapusan ng taon na to ay may free speed boost. So yun, good job PLDT, no? And lastly mga kasap, paano ba mag-apply, paano magpa-install, paano ba magpa-activate, at paano ba ang mode of payment? Guys, wala po akong ibang sasabihin kundi panoorin niyo po yung kauna-unahan ko pong video dito sa PLDT kasi lahat ng details po from application hanggang dun sa pinakandulo payment ay nandun na po sa video na yon. So, yun lamang mga kazap. Sana po meron po kayo natutunan sa video na to. At sana, paki-like, subscribe sa aking YouTube channel. At syempre, hit the bell button para ma-notify ka sa mga ginagawa kong video. So, thank you for watching mga kazap. This is Mark De La Cruz and see you on my next vlog. Bye-bye!